Welcome back dito sa BB Girls by Galigan. Ayan, kasama na nga natin ngayon si BB Lever Kleng. At syempre, ito si Kleng ay Batangueña. At siya ay binigyan ng special power natin mga katropay. Mm-hmm. Pero hindi niya ginampanan. Pinasa niya kay GC. Ngayon, nagsisi ka ba na ginawa mo yun or okay lang yun? Hindi naman po ako nagsisi. Okay naman po kasi magagaling din po talaga yung dalawa. Yes! Good job! Good job. So right decision for her. Toto, tama. At ito, para paghandaan ang rap challenge nyo, may test kami sa'yo. Agad-agad. Kailangan mong gumawa ng freestyle rap na ginagamit ang isang word at ang word na yan ay Batangueña. Kasi taga dun siya. Okay. Diba? Ready ka na ba, Kleng? Sige po, ready na. Ready na! Kaya na! Go! DJ Maki, give me some beat! Andito na si Kleng, ang inyong kabarako. Siguradong sigurado na hindi magpapatalo. Ala eh, Batangueña nyo ay lalaban na. Halika na, pakinggan nyo aking mga kataga. My name is Kleng, I'm slaying as a B-believer. Yes, you're number one performer. That... Believer, yes! Sorry! Uy, ang ganda! Uy, ang galing! Napalalang pa ko din sa huli. Sorry okay, na. Okay, give chance. Give chance. Okay, let's go. Nung huli. Hindi, from the top, go. Sali po. Okay, let's go. Yung last na lang po. Okay, my name's Slay. As a B-believer, yes, you're number one performer because I know I can believe. Yeah. Ay! Ay! Maganda pa rin. Ano yung gusto ko sana sabihin? My name is Slay. You're number one performer because I know I can deliver. Oh! Sali lang po ako, pero... Nakabahan. Pero ang ganda pa rin, ha? Start pa lang may ano na, may swag na eh. I love it. So, alam mo, paano natin tatapatan yung ganong kaganda? Ikaw! Ano ko ba ikaw yung the best namin? Siyempre! Go Aries! Go Aries! Ayan na pala. Yo! Aries Aragosa is in the house! Oh. Samantha Bernardo! Rob Malibunas and Kleng, mga kaibigan! Ito! Batangueña! Sila'y matapang at mga bida. Sa lakas nilang dating, talagang ikay mapapahanga. Lomi nila ay kay sarap, talagang ikay mapaparap. Pumunta na sa lugar ng lomi para matikman ang sarap. Yo! Hey! Nako! Standing ovation! Rapper ng Pinas! Parang nasusundan yun! Ayun na nga ang problema natin. Nakaka-pressure naman yung kay Kleng. Yes. Uy, pero Kleng ha, ito si Kleng, napakagaling niya. Correct. Isa sa mga B-believer na so far, kahit anong challenges ha, nakahanga mo din ako sa pageant na hindi ko ina-expect na, ay, may ganun palang galing ang matinatago. Lagi siya nanalo, di ba? Yes. Pero ito, Kleng, kwentuhan muna tayo. Close ka sa parents mo at supportive sila sa'yo. Pero ano ba yung hindi mo makakalimutan na pinagdaanan ng family mo about sa parents mo? Yung pong ano, naghiwalay po sila. Kasi puro kami nga po mga B-believers po, halos hiwalay po yung parents namin, ganun po. Yun po yung sa mami and daddy ko po nung bata pa po ako noon, naghiwalay na din po agad sila. Tapos umalis po kami nila mami, like parang lumayas. Iniwan po namin si daddy. That time po, si daddy po yung may mali, pero hindi ko po maiwan si daddy. Sabi ko, mami, paano si daddy? Wala siyang kasama sa bahay. Sabi ni mami, ay, okay lang yun kasi may nagawa yung daddy mo ng pagkakamali. Ganun, parang hindi ko pa po maintindihan nung bata pa ako. So, yun nga po, lumayas kami ni mami, nagpunta po kami sa Rizal. Tapos iniisip ko pa rin po si daddy gabi-gabi na, kawawa naman si daddy, walang kasama doon, ganun. Parang hindi ko pa nga po kasi maintindihan kung ano nangyayari sa kanilang dalawa po. Grabe yung mga story ng ating mga B-believers, no? Akala mo masaya, ngayon sumasayaw. Akala mo sayaw lang yung... Pero halos lahat sila ay galing sa broken family. Pero ito naman, B-believer Kleng, madalas mo nasasabi na para napapagsabihin ka ng family mo na quitter ka. Bakit ito? Kasi po, ano po, nung elementary po ako, black belter po ako, taekwondo po. Okay. Nanalo po ako ng palarong pambansa. Wow. Like, wala na pong nakakatalo sa akin dito sa Pinas po, sa bracket ko po. Oh. Ano po. Okay. Nangyari po nun, bigla po nagkaroon ng ASAP Supa Dance. Okay. Doon po parang sayaw. Parang namili po ako doon sa dalawa. Lagi po sinasabi sa akin na, so nung pinili ko nga po yung sayaw kaysa sa taekwondo, ang nangyari po ay, nanghinayang po yung parents. Family ko, yung parents ko pa. Kasi po, inaabangan na po ako ng Ateneo, ng UST, ng mga school na gusto na po nilang kunin pag mag-high school na ako.
Tapos ang nangyari naman po, edi pinili ko po yung pagsasayaw. Mm-hmm. Sabi nga daw po, yun, sumuko po ako sa taekwondo. Nandudun na daw po ako sa taas, sumuko pa ako. Mm-hmm. Sunod po, dance student po ako, dentistry student. Nagkaroon po ng pandemic, mas naisip po na ituloy po sana sa Canada yung pag-aaral ko. Sabi din po sa akin, sinukuhan ko na naman daw po ang dent. Tapos may bago na naman. Sunod naman po, sa Canada, biglang naman po nagka-BB Girls. Ngayon po, hindi naman po ulit ako natuloy sa Canada. So parang yun po ulit na nagiging quitter nga daw po ako. Pero para sa akin po, hindi naman po quitter. Parang meron lang pong ano, mas magandang opportunity na alam ko naman po anytime nandiyan lang. At saka, hindi ko naman po yun lahat bibitawan. Gaanoin ko naman po siya, parang wala naman po kasing edad ng pag-aaral. Walang edad ng, walang oras. Kaya ko pong mag-aaral kahit kailan. Gusto ko lang pong patunayan sa kanila na hindi nga po quitter na gagawin ko po yung best ko dito sa BB Girls. Oh. May follow-up question ako. Oh, sa lahat ng mga nangyari na gano'n, di ba? Parang grabe big thing yun as an athlete as well. Big thing yun palarong pambansa. Ako nakapagpalarong pambansa ako, pero hindi ako mananalo dyan. Pero ikaw talagang, ayun na nga, never ka bang nagkaroon ng regret sa buhay mo? Wala naman po, kasi po, kahit po tama or mali yung naging decision ko, alam ko po na may lesson po lagi sa akin. Kaya hindi po ako nagsisisi. Sa kahit ano, lagi po merong binibigay si Lord sa akin. Ang pinagdadasal ko lang po, Lord, kung mali man po itong naging decision ko, pwede po ba pakilinaw sa akin ano yung lesson na gusto niyong iparating sa akin? Yes, ang ganda nun. At saka napansin ko dun sa journey mo, Kling, hindi ka naman naging quitter. Parang meron ka lang mas matimbang na feeling mong may higher calling sa'yo. Yun kasi yung passion eh. Sometimes hindi natin naiintindihan, hindi rin naiintindihan ng mga tao sa paligid natin kung bakit natin pinipili itong desisyon na to. Katulad din ng pagpapageant ko, kahit yung parents ko din, hindi sila supportive, kinuwentuhan sa loob ng bahay ni Kuya. Pero now it makes sense. So, hopefully, dumating yung isang araw na it will make sense for you and for your family. Yes, wow. Totoo yun. Ako din. Share ko lang. Mabilis lang. Ako din kasi pinapili ako kung France or PBB. So, parang ang hirap talaga mag-take risk kung ano yung mas magiging better. Pero at least, alam, tama ka naman. Yung Canada, nandyan lang yan. Anytime, pwede ka makapunta ulit dyan. Pero ito, i-take mo yung opportunity dito habang binibigay sa'yo. Kaya, ang ganda nun. Pero ganda yun. Kasi ako hindi kasi ako pinapili. kung anong gusto ko sa buhay, supportive sila. Pero alam mo, Kling, ayun nga eh, parang mas tumimbang yung parang sa showbiz, sayaw, di ba? Oo, yun yung mas passion. Tsaka tama rin yung sinabi ni Kling na kaya mo naman gawin yan kahit ano eh, kahit medyo umidad ka na, yes, di ba? Wala namang edad ang pag-aaral, kaya ang ganda. It's not too late. Pero ikaw ba, Kling, ano ba yung message mo sa parents mo, ayan, sa family mo? Ano po, mommy, daddy, pati po sa family ko. Thank you po kasi po yun, naniniwala pa rin po kayo sa akin. At saka, yun po last time nag-chat kayo sa GC na napaproud kayo sa akin dahil iba, parang ginagawa ko yung best ko, lagi akong safe. Tapos, nakikita nyo po na hindi na ako sumusuko, na hindi lang ako sa una magaling. Salamat po dahil nakikita nyo po yun. No, proud naman pala nga. Yes. Supportive pa rin, syempre. Family, still family. Correct. Yes. At ito, nabanggit mo dati na madalas kang na-judge dahil sa personality mo. Anong ginagawa mo pagka ganoon, Clay? Ano po kasi, ako nga po kasi yung tipo ng tao na paghihingan po ako ng opinion, sasabihin ko talaga yung totoo kahit po masaktan sila. Ano nangyayari po, pag humingi sila tapos hindi nila nagustuhan yung nasabi ko, yun, parang huhusgahan na po nila yung yung pagkatao ko po, ganun. So, nangyayari po, hinahayaan ko na lang, tapos kinakausap ko na lang, nililinaw ko po ulit ang sarili ko sa kanila, kung nasaktan ko man ba sila, kahit di ko man yung intention. Tapos po, pinagdadasal ko na nga lang din po. Nagpakatotoo ka lang naman, baga hindi yan as your sugarcoat yung nakikita. Parang parehas kami ni Kling, ganyan din. Tapos, madalas po naman masama kasi bakit nga daw dire-diretso yung salita, bakit totoong-totoo. Yun yung nakita niyo, to. Pero kumbaga kasi may mga bagay na hindi mo kontrolado at the same time, may mga tao na hindi pa sila ready sa katotohanan. Pero hanggat ikaw, nakikita mo na yung katotohanan sa labas. So, ito din si Kling ay isa siya sa mga taong nag-confront, di ba, sa Be-Believer. Wala ka namang bang regret sa mga nagawa mo para sa relationship sa ng mga BB girl? Wala naman po, kasi alam ko pong nalinawan po yung lahat. Tapos kung mayroon man po may mga sama ng loob, syempre po, parang gusto ko din po siya ihingi ng pasensya. Sa kung para naman po sa lahat, para sa lahat po ng girls.
wala naman po akong pinagsisihan. At least po ay naging, naayos po at naging parang nagkalinawan na nga po. Kaysa patagalin pa, di ba? Kaysa patagalin po, mas mahirap po, mas mabilis. Tsaka pagka nanalo kayo, kayo rin magsasama-sama kasi grupo kayo, di ba? Totoo. Diba? Sa lahat ng mga nangyari, ano yung pinaka-biggest lesson na natutunan mo? Biggest lesson po sa akin is... Yun nga po, kahit anong mangyari sa... o magiging experience mo, mangyari sa'yo. Lagi ko po kasi naririnig na humanap ka ng tamang tao or tamang pagkakataon. Kala ko humanap ka ng pangit. Ibigin mo lang. Hindi lang yun, Andrea. Lagi po sinasabi, humanap ka ng tamang tao, tamang pagkakataon, tamang management, parang ganun. Uh-huh. Pero para sa akin, hindi po. Maging tamang tao ka muna. Tamang tao. Bago ka humanap ng mga tamang sinasabi natin na yan. Totoo. Ayun po, parang yun yung pinakalesson sa akin na ginagawa ko po na better or best yung sarili ko po, yung version ko ng sarili ko. Kung baga, simulan mo muna sa sarili mo. Tama. Ang ganda nun. Ang ganda! Ling! Ikaw na! Kaya maraming salamat sa'yo. Be-believer Glenn sa pagbahagi ng iyong kwento sa amin. Sayang hindi ka namin napaiyak pero sure kami proud sa iyo, ang family mo at proud din kami sa journey mo so far. Susunod, maririnig naman natin ang kwento ni Be-believer Gigi at Jari. Kaya walang alis, magbabalik pa ang Be-believer!